Guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message. Anong energy ng person mo? Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Give me the message. Ano yung energy ng person mo? So, nakikita ko rin dito, no? Meron ditong balance. Yan. Wait lang, nahulog. Meron ako nakikita ditong balance. Meron din ako nakikita ditong Sagittarius. Pares, Leo, Sagittarius. Gemini, Aquarius, and Libra. Pisces and Leo. Okay? So, naitaan ko dito, no? Yung iba sa inyo, sinukuha na yung connection ng person mo. Okay? Kumbaga, sumuka na sa connection dito. Yung iba, no? Hindi halos lahat. Kumbaga, naikitaan ko dito na mas gusto mo yung bang tipo na kaya nga sumusuko dito kasi wala kang nakikitang improvement sa person mo. Wala tong ginagawang action sa'yo, okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito na para mas maging mas matibay yung connection, kailangan ito yung pagkilos at iniintay mo yung pagkilos ng tao na to, okay? Pero dahil nakikitaan ko dito na wala tong ginagawang action, kumbaga, nagiging na lang, kumbaga bumabase ka na lamang kung ano yung gagawin ng person mo. Kumbaga, hindi ka rin dito nag-iintay, okay? So, nabifil ko dito, hinahayaman na lang itong sitwasyon na nagaganap dito. Kumbaga, kung aripa pa rito, or kung mahal ako ng tao na ito, kailangan itong umaksyon, or kumilos para sa akin. Ganun yung energy mo, okay? Merong pinanganak ng 7, 11, 1, 18, 8, at 17, okay? So, nakikitaan ko rin dito, no? Kumbaga, yung mga masasakit na naranasan mo, ito yung nagtulak sa'yo kung bakit nagbabago ka, okay? Kumbaga, yung nangyari sa inyo, ito din yung naka-apekto sa'yo. Kung bakit nag-iiba-iba ka, okay? Kung bakit ang laki ng pinagbago mo, kung bakit yung pagiging mong masiyahin naging seryoso, or kung bakit, or kung paano mo tingnan yung buhay, ano? Kumbaga, malaki yung impact na ginawa ng tao na to kung bakit nagbabago ka, okay? Ito rin nakikita ko. So, pero ganun pa man, ano? Itong mga nangyari na pain na naramdaman mo, ito din yung nagtulak sa'yo para tumayo ka or mapunta ka sa tamang path. Okay, ito lang nakikita ko sa'yo, no? Kumbaga, minumungkahi dito na deserve mo na itrato ng maayos. Okay? Kumbaga, ang justice dito para sa'yo, siya yung nagmulat sa'yo kung bakit ka nagbabago, kung bakit mas lumalago ka, or pwede niya sabihin kung bakit nauunawaan mo na yung sitwasyon. Okay? Kumbaga nakikitaan ko rin dito na itong tao nito, siya din yung nagtulak sa'yo kung bakit napapatama ka ng landas. Okay? Kasi yung pain na naramdaman mo, ito yung pagbabago kung bakit nagmamature ka, kung bakit lumalago ka, ganun. Okay? So nakikitaan ko rin dito, yung present moment mo, masaya ka kung nasaan ka. Kasi nakikitaan ko dito, nako-comfort mo yung sarili mo eh. Kumbaga, nagiging kang contento kung anong meron ka.
So nakikita ko rin dito, no, na-appreciate mo na yung nararamdaman mo, okay, napapakawalan mo na yung mga masasakit na karanasan mo. Then nakikita ko rin dito dahil sa tinarabaho mo yung sarili mo, okay? Kumbaga, yung naranasan mo dito na nirerespeto mo na yung sarili mo dahil din sa iyo, no? Kumbaga, ikaw na mismo yung nagbago sa sarili mo, okay? Kumbaga, nakikita ko dito na nagiging panatag, okay? Kumbaga, nagkakaroon ka dito ng relaxation, okay? Kumbaga, nakikita ko rin dito na dahil sa'yo kung bakit ka lumalago, okay? Kumbaga, ikaw din yung nagturo sa sarili mo na kailangan ng pagbabago, okay? Kumbaga, ikaw din yung nag-push sa sarili mo na kailangan mag-moving forward, okay? Hindi na kailangan hintayin itong person na nagpasakit sa'yo, okay? Kumbaga, ikaw na rin nagtulak sa sarili mo, kailangan lumago, ganun. Ganun yung energy mo. So, nakikita ko rin dito, no, once na nag-focus ka sa mga problema, nawawala ka eh. So, nakikita ko dito ngayon, dahil yung person mo yung problema dito, mas nagpo-focus ka sa ibang bagay. Or pwede rin sabihin, minumukay dito na mag-focus ka sa ibang bagay, ano, hindi dun sa person mo, okay? Kasi nakikita ko dito, once na nagpo-focus ka sa person mo, napaparanad ka eh, hindi mo na alam, parang nawawalan ka ng ano, direction. So, may naman ang minumungkahi dito sa Nine of Swords kasi mabigat na eh. Once na iniisip mo tong tao na to, sobrang bigat na. Kaya minumungkahi dito, no, naalisan mo to, okay? Kasi ito din yung ito din yung dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng anxiety, pagkabalisa, or pag-iisip dahil dito sa tao na to. Kaya may naman ang minumungkahi dito, natanggalan to, okay? Tanggalan tong ganitong emotion. Okay, kasi once na nag-focus ka dito, lalo lang nadadagdagan yung problema mo, okay? So, nakitaan ko rin dito, no, naibalik mo yung katatagan mo, naibalik mo yung confiance mo, naibalik mo yung confident mo, okay? Nagtitiwala ka sa process, ito lang yung na-feel ko. Kumbaga, naibalik mo yung katatagan mo, okay? So, nakitaan ko rin dito, no, naialaw mo yung sarili mo sa pagbabago, sa pagmamahal mo. Ito rin na-feel ko at masyado ka din protektado. Kaya nakita ko dito, no, sa energy mo sa person mo. Okay, hindi ka masyadong nakatuon. Kumbaga, tinuruan ka dito para magbago ka. Okay, ito rin na-feel ko. So nakita ko rito, marami kang natutunan or pwede rin sabihin na dahil dito sa mga nangyari, ano, nakita ko dito na nalaman mo na hindi ka match or hindi mo match tong tao na to. Ito lang yung nafe-feel ko. Kumbaga, natutunan mo makontrol yung sarili mong buhay, nakontrol na kailangan na hindi kailangan nakadepende sa kanya. Okay, ganun. Ito lang yung nafe-feel ko. So, naitaan ko rin dito na naibabalik mo yung confident mo. Naibabalik mo muli yung lakas mo. Then, naitaan ko dito na marami kang mga desisyon. Okay, naibabalik mo yung desisyon mo ng yung mga tipo na kung before, nakadepende ka sa desisyon ng person mo. So, ngayon, nakikita ko dito na ibabalik mo yung sarili mo, yung katatagan mo, okay? Na kung saan nakakapag-desisyon ka na ng pansarili mo. And then, nakikita ko rin dito, no? Hindi ka na basta-basta nagpapa-apekto, okay? Sa mga nangyari. Ito na na-feel ko. So, nakikita ko dito, ano, sa The Moon, marami kang karanasan ng kabataan mo, okay? So, nakikita ko din dito na hindi naging madali sa'yo yung buhay. So, nakikita ko dito, ano, marami kang mga pinag-isipan, okay, na kumbaga, maybe ikaw na pagninilay-nilay mo yung mga naganap or nangyari sa inyo. So, nakikita ko rin dito na nalalaman mo dito kung ano yung totoo o hindi, okay? Para dito sa tao na to, okay? Kumbaga namulat ka sa ganun or pwede rin sabihin na pagtimbang-timbang mo yung mga sitwasyon, yung mga pangyayari, yung nagaganap sa inyo. Na kung saan ano, nakikitaan ko dito na nalaman mo kung ano yung totoo sa kanya dito. Ito rin nafe-feel ko, no? So, nafe-feel ko dito yung emotion mo, yung pagbabagong nagaganap sa'yo, okay? Kumbaga hindi ka na masyadong nakatuon dito sa tao mo. Ito rin nakikita ko. Tingnan pa natin dito. So, ano yung situation ng person mo ngayon? Kasi nakipil ko dito, mas lumabas yung energy mo. Give me the message. So, gusto nitong makipagbalikan sa'yo, okay? Gusto nitong makipag-reconcile sa'yo, okay? Nakikita ko rin dito yung
soul connection, soul contract ninyo. So, nakikita ako dito, no? Yung person mo nag-iisip dito na kailangan na ng solid connection pagdating sa'yo. Okay? Give me the message. Kasi alam ng tao nito yung naging behavior niya na naka-apekto din sa'yo. Okay? Kumbaga, alam ng tao nito na nakabigay siya ng pasakit sa'yo. Okay? At alam ng tao nito na hindi mo deserve yun. So, nakikita ako dito na gusto nitong itama yung mga pagkakamali niya rito. Poison. So, alam ng tao mo na naging unhealthy siya. Okay? Naging toxic siya dito. Kumbaga, yung behavior na ginawa niya sa'yo ay hindi nararapat. Okay? Alam niya yun. So, nakikita ko dito na nagkaroon to ng realization. Meron ditong drastic meeting. So, nakikita ko rin dito, no, kinat-off mo to. Okay, tinanggalan mo to. Or pwede rin ikaw kinat-off ka dito. So, nakikita ko dito na sobrang harsh or meron tong masasakit na binitawang salita. Pwede ikaw ang nagbigay ng masasakit na salita dito. So, nafe-feel ko dito, no, itong tao neto ay tumahimik muna. Okay? Wala tong ginagawang action sa'yo. Kumbaga, itong tao neto ay nahanap ng timing. Or nahanap to ng timing kung paano kakausapin dito. Okay? Ito rin na-feel ko. Kumbaga, hindi to nagmamadali. Pero balak niya dito magsama muli kay dito. Okay? Pero naghahanap to ng timing. So, meron to mga pinaplano. Na-feel ko dito yung iba sa inyo, hindi lang ikaw ang kakoneksyon ng tao nito. Marami tong nakakausap. Okay? Pero ganun po man, ano, kahit marami siyang nakakausap dito, iba ka, okay? Naaalala ka pa rin ng tao nito. Pwede rin sabihin, inaalala nito yung mga memories na pinagdaanan nyo. Nagbabalak tong bumalik, okay? Kumbaga, pwede nahuli mo to na hindi lang ikaw yung kausap nito or nakakamit nito, okay? Pwede nalaman mo to or nabuking mo to. Pero ganun po man, dumating sa point na itong tao nito, no? Nag-iisip-isip na. Ayan. Naaalala ka nito. Give me the message. Pero nafe-feel ko dito, kinat mo na to eh. Kasi mas humahanap ka ngayon ng panibago. Okay, nagpo-focus ka muna sa bago, hindi sa mga problema. Kasi nafe-feel ko dito na naging problema tong person mo sa'yo. So, humihiling ka dito, okay? Or pwede rin humihiling tong tao na to sa'yo. Kumbaga, umaasa, nagpe-pray to. Or pwede rin ito, humihiling ka dito, pinagpe-pray mo to ng magbago. Ayan, give me the message. So, nakikita ko rin dito, no, karmic, third party. May third party, pwedeng nilagay ka niya sa third party or pwede rin ikaw yung third party. Hindi mo to alam, ayan. So, meron itong marami kang natutunan sa connection na to. Kumbaga, ito yung naging lesson sa'yo. Okay? Meron itong third party, karmic relationship. Or pwede rin sabihin, ikaw yung naging karama ng tao na to. Obsession. So, nakikita ko rin dito, no, marami itong addiction, okay? Meron tong mga hilig na hindi, na mahirap niyang pakawalan, okay? Or pwede rin sabihin na iba ka, okay? Or pwede rin obsessed pa rin tong tao na to sa'yo. Ikaw yung nagparamdam sa kanya ng sarap or sweet, okay? Para sa kanya, okay? Kumbaga, iba yung naramdaman ng tao na to sa'yo. Ito rin na feel ko, no? So, gusto nito ng long-term relationship sa'yo. Okay, pwede rin sabihin marami siyang nakausap dito before, pero dito niya napagtatanto na iba ka, okay? Kumbaga, hindi niya mahanap yung ligaya sa iba, at sa'yo natagpuan yung ligaya dito. Ito lang nakikita ko. Kaya ikaw yung naiisip na to na pang long term na. Give me the message. Gusto niya ng commitment sa'yo. So, nakita ko rin dito, no, itong tao mo nakaka-survive sa pang-araw-araw, pwede rin sabihin na maganda ang takbo ng trabaho nito, maganda yung takbo ng kita nito, okay? Kumbaga, pinapalad siya, lalo-lalo na sa larangan ng pera. Okay, ito rin na-feel ko. Magaling siyang humawak ng pera. Pero nakikita ko rin dito, no, hindi niya hinaharap yung katotohanan pagdating sa'yo. Kumbaga, maybe hindi to nagtatapat.
ng kanya mga, kahit yung matipong huli mo na pero na-deny pa, okay? Ganun. Kumbaga marami siyang mga dahilan, marami siyang mga sinasabi sa'yo, hindi siya nagiging totoo, ganyan. Kumbaga marami siyang kasinungaling, huling-huli mo na sakto pero nagsisinungaling pa. Ganun yung energy niya. Give me the message. Kaya kinatok mo to eh. So naitaan ko dito nagising ka, okay? Nagkaroon ka ng kaliwanagan or pwedeng sabihin tumuon ka sa spiritual path, okay? Spiritual path, ayan. Nagising ka or ginising ka dito, okay? Na kailangan ng pagbabago, okay? Kumbaga nagkaroon ka dito ng pangunawa, naunawaan mo yung sitwasyon, naalisan mo to. So tinaha ka dito sa spiritual path or pwedeng sabihin na ginising ka dito or ngayon nakikita ko dito na mas nagiging kang malapit sa Diyos, okay? Kasi nananalangin ka eh ng pagbabago. Ayan. Ito lang yung nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.